will be sharing about the God of the Old Testament. Hindi ko alam, kaya pala, hindi ako maalis-alis no, sa series po na ito, simula ng Father's Day. Hindi po tayo umaalis na dinidiscuss ang ating Diyos Ama. No, maybe in the coming weeks or months, we're gonna be discussing, you know, our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. But you know what? I felt compelled in the Spirit to discuss about, you know, our Father in heaven. And it's so heartbreaking kaya pala, because you know what? There is a direct assault that is going on right now in the body, no? A direct assault to our Yahweh, our God. No, and it is so heartbreaking. And indeed, sabi nga ng 1 Timothy 4:1, okay, 1 Timothy 4 verse 1, sabi po ng text na ito, the Spirit clearly says that in later times, okay, in later times, some will abandon the faith and will follow deceiving spirits and things taught by demons. And isa sa mga demonic teachings ay ang sabihin mo, i-attribute mo, okay, na ang Diyos Ama o si Yahweh ay evil. This is demonic. And so, we are really living in the last days. In 2 Timothy 3:1-5, sabi po dito, mark this, there will be terrible times in the last days. As in, sabi nyo nga, terrible. Kung saan, people will be lovers of themselves. People will be lovers of themselves. And never before in the history of mankind na sobrang ang tao mahal na mahal ang kanilang sarili, especially with the rise of social media. Selfies nowadays, okay, have proven that we have become lovers of ourselves. No, the rise of bloggers and vloggers, reels, Instagram, wherein you need, you know, in order for you to have a name, in order for you, no, to be called successful, and kailangan madami kang followings, no, madami kang likes every time that you post. And paano mangyayari yan is when you, alam mo yun, iangat mo naman yung brand mo. At kapag nag-post ka naman, medyo ganda-gandahan mo naman ang angulo. Kaya meron na rin ngayon mga filters, etc. At madami na rin nababaon sa utang, no, sa kakabili ng mga bagay para lamang i-flex. People will be lovers of themselves, lovers of money. People will be boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, okay, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, okay, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. And so, we are really living, no, in the last days. Sa ating pong bansa, 100 taon pong inatake ang deity ni Kristo. When you say deity, ang kanyang pagka-Diyos. No, inaatake po yan. And madami po, even dito sa Pilipinas, kaya may mga relihiyon kung saan, no, tinuturo po nila na si Kristo ay hindi Diyos. May hirapan po. Okay, ang sangkatauhan, okay, kung ang Diyos po na namatay po para sa atin ay hindi Diyos, paano tayo maliligtas? Okay, sa ating problema, no, and our problem, okay, it's not just money problem, our problem is a spiritual problem that will have an effect eternally. At sino magtatawid sa atin from this life to life eternal? Kailangan Diyos yung namatay. And so, 100 years po inaatake ang deity ni Christ. 40 years ring inaatake
Dito po sa Pilipinas, ang humanity din ni Kristo. Madami rin nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. And so, grabe po, no? Kay ang rise na mga kulto kung saan kay pinagsisinungalingan ang mga tao. And today po, bumubulaga po sa atin, nito po, umusbong lamang po ito nitong pandemic, kay ang blatant at unashamed blasphemy po, blasphemy to God the Father. Ano nga pala, may katuruan din, okay, na hindi daw Trinity ang ating Diyos. So si God, si Jesus, si Holy Spirit, ay isa lang. So, meron po niyan. At nag-rise din po yan sa Pilipinas. But ngayon po nakakatakot, why? Because umuusbo ngayon, and hindi ko alam kung makakarating sa inyo o hindi, sana hindi na. Pero kung makarating sa inyo, gusto ko na pong unahan through this teaching. Amen. And it's heartbreaking. Why? Because direktang iniinsulto, okay, at direktang minamalayan po ang ating Diyos Ama. Okay? Ang ating Diyos Ama. Kumbinsido sila kung sino si Kristo, okay? Ngunit pinag-aaway nila ito, no, ang New Testament at ang Old Testament. So fresh na fresh po 'yan ngayon. So ang dami pong gustong mapahamak ni Satan by making Yahweh appear as evil. At madali po, malinlang ang mga tao. No, again, pinag-aaway ang old and new. Pinag-aaway ang law, ang batas ng Diyos sa Old Testament at ang New Covenant na daladala po ni Kristo. Amen. At ang grupo po na yan ay tinatawag ngayon na Jesusness. Okay? Sabihin nyo nga Jesusness para matandaan ninyo. Okay, ang Jesusness po, okay, ito po ang kanilang katuruan, no, na ang Diyos daw po ng Old Testament na si Yahweh at ang Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo na si El Elyon ay magkahiwalay na Diyos. This is so fresh. Okay? So, ibig sabihin, kay iba daw, hindi daw ama ni Kristo si Yahweh. So, dito papasok po ang salitang dualism. Sabihin nyo nga, dualism. Ang dualism po, ano ibig sabihin ng dualism? Lagay ko po sa PowerPoint. Dualism po is a division of something conceptually into two opposed or contrasted aspects or the state of being so divided. So, ibig sabihin po, ang dualism is this. So, ang ginawa po nito is dalawang araw ang Diyos. So, ito po ay actually kinalat ng preacher na si Marcion kay decades ago. Okay? Kaya po tatawagin po itong Marcionism. Okay, na sa totoo lang po, wala na po yan ngayon, nag-iba na yan. Okay, nila Tertullian, nila Polycarp, na ngayon po ay bumabalik muli. Now, sino po si Marcion, no? Si Marcion po is from Turkey and he became an itinerant preacher. So, nangyari po dito sa mamang to, yumaman ng yumaman, until, you know, na-in-love siya sa Panginoon. And then, nakapag-create ng maling teaching o ng sarili niyang teaching. Okay? Pero makikita mo yung inis. Makikita mo yung hatred niya sa mga Hudyo na siyang inspiration niya. Kaya niya na-create itong deadly heresy na ito. O nga pala, bakit deadly? Kasi ang maling doktrina ang papatay sa ating lahat. Ang tamang doktrina ay bitamina. Pero ang maling doktrina, yan po ang papatay at magdadala ng tao sa impyerno. So ito pong si Marcion ay naniniwala na ang buong Old Testament, kay ang buong Testament, o ang buong Old Testament, okay, ay
ay ano, ay di binabasa. Kasi ginawa raw ito ng isang wrathful at vengeful na Diyos. Okay, so this vengeful God na tinatawag niyang Yahweh ay mamamatay tao, ay sinungaling, mahilig humakot ng mga offerings, magnanakaw at punong-puno ng galit. So nag-create siya ng sarili niyang interpretation ng Biblia. And para sa kanya, okay, ang tama lang sa Biblia ay ang Gospel ng Luke at ang mga sinulat ni Paul. Actually, idol na idol po niya si Paul. Follower po ito ni Paul. So, kung babalikan po natin yung teaching ngayon ng Jesusness, okay, at ito po ay ang pinipreach ngayon, isang kilala na pastor, okay, halos kay niyayakap nila ang teachings ni Martian. Actually, hindi po hawig. Revival ng Martianism. Bakit ngayon pa? Naku po, magigets nyo naman yan sa pag-uusapan natin. Ibig sabihin, bumabalik ang Martianism. Okay? Sa panahon natin and sa panahon na naipanganak na ang ating mga anak at ipapanganak po ang inyong mga anak. At delikado po ito. Hello? Kalaki po ng kanilang paniniwala ng Jesusness, okay, ay wala na daw second coming. Posible din na hindi na sila naniniwala sa impyerno at wala naman talagang kapahamakan. Okay, at ito ay creation lang ng mga religious leaders. Hindi rin sila naniniwala sa millennial reign, kung saan alam po natin yan, na babalik si Kristo at mag-reign siya for 1,000 years. Hindi rin sila naniniwala kaysa millennial reign ng ating Panginoon, Panginoong Heso Kristo, dahil nagahari na siya sa mga puso natin ngayon. At isa po sa pinaka-highlight ng teaching po na ito is this. Okay? Ay ito po, no? Si, ang OT God daw po, similar po kay Demiurge ng Gnostics. Kaya ano ibig sabihin ng Demiurge? Para sa kanila, okay, meron daw Diyos na responsible sa creation ng universe. Taas ang kamay na interested. Para sa kanila, meron daw Diyos na responsible for the creation of the universe. Okay? Ito daw yung Diyos na maker ng world. Okay? Hello? Right? Tapos, subordinate ito kasi meron pang mas supreme na being, kaya nga dualism, na considered na controller ng material world, okay, etc. And so, wow, sabi mo nga, nakakatakot. Kaya po, yun na nga, kaya naniniwala sila na si Yahweh ay evil, bagamat hindi rin halata na sinasabi nila na parang sinasabi nila na si Satanas daw si Yahweh. So blatantly, no, sinasabi nila na murderer si Yahweh, greedy si Yahweh, magnanakaw si Yahweh, matakaw si Yahweh sa offerings, marumi si Yahweh, etc., etc. At naniniwala nga sila na ang ama ni Kristo ay si El Elyon. Now, bakit ko po ito sinishare sa inyo? Okay, not to confuse you, but to warn you. Hello? Ibig sabihin, pinag-uumpog nila itong dalawang Diyos na ito. At sa totoo lang, iisa lang po ito. Amen? At kaya daw, ang ginawa daw ni El Elyon, pinadala daw si Kristo para i-expose si Yahweh. Hello? Kaya nga, ang teaching daw ni Kristo is, masakin ang Old Testament covenant at rituals at nag-introduce na nga ng new covenant. Hello? Now, dalawa ba talaga silang Diyos? Isang chapter pa lang po ito, no? At madami pang chapters na nagsasabi na si El Elyon at si Yahweh ay iisa. At as a matter of fact, madami rin pangalan pa ang Diyos. Hello? Kasi mapapangalanan mo ba ang Diyos sa isang pangalan? Napakalaki niya. And you cannot define God in just one name. And itong Yahweh, amen, at ang El Elyon ay dalawa lamang sa madami
dami pang pangalan ng Diyos. Patignan po natin, magkaiba ba si Yahweh at ang El Elyon? Magkaiba ba ang Yahweh at ang El Elyon na pangalan? Magkaiba ba silang Diyos? Psalms 92, verse 1. Sabi po dito, it is good, sige po, i-flash natin, it is good to praise the Lord. Lord, there ay Yahweh. And make music to your name, O Most High. Most High is El Elyon. Hello? Proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. For you make me glad by your deeds, Lord Yahweh. I sing for joy at what your hands have done. How great are your works, Lord Yahweh. How profound your thoughts. But you, Lord Yahweh, are forever exalted. Evil ba dito si Yahweh? He is ever exalted, forever exalted. For surely your enemies, Lord Yahweh, surely your enemies will perish. All evildoers will be scattered, planted in the house of the Lord Yahweh. They will flourish in the courts of our God. El Elyon. Proclaiming the Lord Yahweh is upright. He is my rock and there is no wickedness in Him. So pag may narinig kayong evil si Yahweh, sandali lang po. Sabi po ng Bible, wala pong wickedness sa ating Diyos Ama. And so makikita po natin dito, Psalms 92 pa lang, mabobore na po kayo pag magpe-present pa tayo na madaming chapters at verses. Pero Psalms 92 pala pinapakita na si Yahweh at si El Elyon ay iisa. Now, ano ba? Okay, most of the time, if not all the time, but most of the time, ang entry point ng maling katuruan. In Deuteronomy 29:16-18, basahin po natin in verse 16, sabi niya rito, you yourselves know how we lived in Egypt and how we passed through the countries on the way here. You saw among them their detestable images and idols of wood and stone, of silver and gold. Make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from the Lord our God to go and worship the gods of those nations. Make sure there is no root among you that produces such bitter poison. You know what? Si Martian po was so bitter sa madaming bagay. Kaya huwag niyo pong hayaan na maging bitter kayo. Huwag niyo pong hayaan na may matumubong bitterness sa inyong mga puso. Kasi ayan po ang pwedeng ugat. Amen. Na ikaw po ay makapag-spread ng kasinungalingan even sa ibang tao. Si Martian po, bitter siya sa church. Bitter siya sa mga apostles. Even sa apostolic fathers. Lalo na kay Polycarp, ay bitter po siya. Bitter siya sa scriptures, kaya hindi po siya naniniwala. Even po, even Exodus, Numbers, di niya gusto ang laws, di niya gusto ang Leviticus. Hello? Hello? So siya po ay bitter. And because of that, na-conceptualize niya itong, sa totoo lang po, pantay po nito kung gaano po kalaki ang Roman Catholic. Amen, pantay po nito, no? Ganito po ka, grabe, umusbong at kumalat ang Martianism during that time. Na eventually, si Polycarp, na tinawag siyang firstborn ni Satan, definitely siya ay firstborn ni Satan, si Justin Martyr, si Irenaeus, si Tertullian, at lalo si Origen po ay inend po ang heresy po na ito. At ngayon po muli ay umuusbong. Hello? Remove your bitterness in your heart. Pangalagaan mo yung kaluluwa mo by telling God, Lord, dami kong mga sama ng loob. Pagalingin mo ako. Hindi ang magdidikta ng aking understanding sa Biblia ay ang nararamdaman ko. Kaya ingat-ingat po kayo, pwede yung life group ninyo ay pwede maging bahay ng resentment at bitterness.
magugulat po kayo pag tumubo po yan, biglang, oo nga, no? Sa totoo lang, masama talaga ang Diyos. Maglalabo-labo na po ang katotohanan ng salita ng Diyos sa puso ninyo. That's why sabi po ng Hebrews 12:14-15, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hello? And so, grabe. So, importante po, ayos ang ating mga puso. Now, balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Kasi hindi ko alam eh, gusto ko na mag-move on dito sa series na ito, pero hindi ako maalis-alis. Hindi ako maalis-alis. No, to discuss about our Father God. Now, what is our answer to this cult na nag-a-arise muli? From Martianism ngayon po ang tawag na nila sa kanilang mga sa kanilang grupo ay Jesusness. Tanong ko sa inyo, evil ba talaga ang Diyos? Habi nila evil ang Diyos kasi pumapatay siya. Ah, okay. Grace na ngayon, wala nang law. Expel the law. Okay, grace na ngayon. Yan ang katuroan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kay Jesus kami, ayaw namin si Yahweh. Now, sagutin po natin ito. Taas kami na excited. Number one, what is our answer to this? First is this, does God kill? Unang-una, write this down. Mga kapatid, God gives and He takes away. He decides who lives and dies because He is God. Ay naku, wala po akong kausap. Palapakan po natin ang Diyos. Ang Panginoon natin ang nagbibigay ng buhay at siya rin ang kukuha ng ating buhay. Natin alam kung sa papaanong paraan tayo mamamatay. Hindi ko alam kung sa aksidente o sakit o sa katanda. I don't know. Pero lahat po tayo ay mamamatay. Does that make God evil? He gives. And He takes away. At nagdedesisyon siya. Ngayon, 2024, may maipapanganak. Ilan po ang naipapanganak ngayon? After ng preaching ko, naming naipanganak. At after din ng preaching ko, madami ring umiiyak dahil namatayan. Hello? Job 1:21. Sabi ni Job, and he recognizes this. Sabi niya, naked? Ibig sabihin nun, without possessions. Naked? I came from my mother's womb, and naked I will return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And so, na-recognize niya na si Lord ang nagbigay ng buhay, at siya rin ang kukuha ng ating buhay. At lahat ng namatay ay winil ni Lord at pinermit ni Lord na mamatay. Eh, hindi tayo pare-pare. Huwag sabay-sabay at wala hong mamamatay ngayong taon. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka na maaga. Ay, mabubuhay ka ng matagal pala. In Jesus' name. Alam mo, tinetest ko lang talaga kayo kung nakikinig kayo. Kasi dami ko rin nakikita, natutulog, okay? Hindi, wala yan dito sa church na ito. Nasa ibang church, okay? And so sabi rito, everybody who dies, okay, ay winil ni Lord to die. Why? Because life is in His hands. At pag sinabi niyang time's up, kahit sabi mo, Lord, ano ba? Hindi pa ako tapos. Time's up! Kaya nga sinasabi ng Bible na, hey, count your days, hindi mo alam kung kailan. At huwag kang mamumuhay na as if habang buhay ka mamamatay na para kang immortal, may katapusan ng buhay, ayusin mo yung buhay mo. Hindi yung, ay, ang evil mo naman, Lord. Bakit? Eh, diba, may pinapatay. Sandali, may mabubuhay, may mamamatay, lahat siya nasa kamay ko. And He will be the one who decide when your life will end. Buti na lang, hindi na pa-prophesy yan. Tama po ba? Nanireveal sa akin ng Panginoon na in 2028,
At hindi na natin alam yan. Wala na nakakaalam kundi ang ating Panginoon lamang. Why, kapatid? God is God. God owes us nothing. And He does no wrong to anybody when He takes life. Because lahat ng bagay dito sa mundo ay magtatapos. And so, ang Diyos po ay may total right over your life. Ang Diyos po ay may total right over our life. Kaya nga po, kapatid, bigay mo buhay mo sa Panginoon. Kasi sa dulo din ng ating buhay, uuwi rin tayo sa Kanya at sana nga umuwi tayo sa Kanya. Kaya nga pinadala niya na si Kristo eh. Amen. And kung ikaw particular ka lang sa buhay mo dito sa mundo, si Lord, nakita na ang helicopter view. Amen. At ang nakikita nila, hindi lang yung buhay mo dito sa lupa. Sa totoo lang, snap nga lang ang buhay niya. Ang 70 years, wala yan sa Panginoon. Amen. He never wrongs everybody. God has the right to usher people into the next life. So para sabihin mo na evil si Lord kasi pumapatay siya, sundali. Paano nangyari yun? Diyos siya. Siya nagpanganak sa'yo. At siya nagdikta, isa mo. Kahit ayoko, ipapanganak ka. Sa petsang ito. Sa totoo lang, nagbigay naman ng... Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, buti nalang pinanganak ka, sumaya ako. Alam mo, mukha mo pa lang. Mukha mo pa lang na pag nakikita kita, tumatawa ako. Parang nagjo-joke. Ah, hindi, hindi. Lahat po tayo ay mahalaga sa Panginoon. Kaya po, huwag po nating asikasuhin lang yung buhay natin dito sa lupa. Lahat tayo mamamatay. Asikasuhin natin yung buhay natin sa kabilang buhay na habang buhay. At yan po ang sinagot ng ating Panginoong Hesukristo. Oo naman, pagagalingin tayo sa ating mga sakit. Amen. Pero, gumaling ka man ngayon sa iyong sakit. Sana ang goal mo ay gumaling ka sa totoong sakit ng sangkatauhan. And that is sin na magdadala sa kanya sa impyerno na sinagot ng ating mabuting si Yahweh. Pinadala ang kanyang kaisa-isang anak para makasama tayo habang buhay. Amen. Taas ang kamay ng convinced. Taas ang kamay ng mahal si Yahweh. Taas ang kamay ng mahal ang ating Diyos Ama. Thank you, Jesus. Kamang palakpakan natin ang Diyos. Number two. He is just and He punishes because He is God. Ay, evil si Lord sa Old Testament. Dami niyang pinaparusahan. Malupit siya. No! Number two, I want you to know this one. Yes, mapagmahal si Lord. Pero just siya. At pinaparusahan niya ang tao according sa kanyang nagawa. Dahil Diyos siya. At hindi lang siya ruler ng mankind, pero ng buong universe. Hello? At yung mga law na dinidikta niya, ayaw natin ng law. Sandali lang. Alam niyo ba na importante ang batas? Huwag niyo sasabing, ayaw namin ng law, grace na tayo ngayon. Ay, sandali, huwag ka papasok sa isang church na walang law. Na kahit ano pwede natin gawin, kahit makasakit tayo, hindi, okay lang yan, mahal tayo ni Lord. Ang batas po ay para sa safety ng humanity at protection ng humanity. Pasensya na po kayo, paano kunyari na-rape ang isang tao kung walang batas para sa gumagawa ng mali sexually? Even nga ang universe governed by laws na kinonceptualize din sa wisdom at intelligence ng ating Panginoon. Kung walang loyam patay, baka isang araw, boom, lumapit na ang sun sa atin. At tayo ay nasunog na. At biglang ang solar system, bigla na lang umikot ng mabilis, patay tayo lahat. End times na. At buti na lang ang universe, ang stars, ang mga galaxies, kay, ay sumusunod sa law ng Diyos.
Tapos tayo na mga tao ay dapat walang law. Pag hindi nasunod ang law, sino kawawa ang Diyos ba? Hindi, tayo. Eh kung gagawin lang natin ang gusto natin sa muntong to, gugulo at magkakasakitan tayo. Kaya po, huwag kayong magalit. Bakit may law sa life group? Bakit may law sa church? Bakit may law sa ministry na to? Ay grabe naman, ang hirap, ang higpit naman. Sandali, kailangan ng law. Bawat pamilya po ay dapat may rules. And kung mahal mo ang Diyos, according to the Bible, mas gaganda. Ganun din ang Diyos na may hawak ng lahat. He set laws. And so kung sa tingin mo, pahamak ang laws ng Diyos sa Old Testament, hindi po gaganda ang buhay mo. Kaya ang dami pong nagsusulat na psalmist, sabi niya, oh, I love your laws. I'm in love with your laws. Importante ang batas ng Diyos. At pumunta ba si Kristo para tibagin yung law? Hindi. Pumunta si Kristo para i-fulfill yung law. At sinasabi niya, sandali, posible yan. Lalo kung may change of heart ka, lalo kung na-born again ka, mamahalin mo at susundin mo ang batas ng ating Panginoon para sa ating kapakanan rin. Psalms 89:14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. Hello? Sabi niya, righteousness, justice, foundation yun ang trono ng Diyos. But, ang maganda sa Diyos natin, meron siyang steadfast love. Hello? At faithful siya sa kanyang mga anak. Just imagine, what would life be without law? Kaya po, sa ibang bansa, nainggit ka na sa Japan, sana all. Diba? Sana all walang traffic. Punta kang Canada, ay wow. Tama po ba? Halos lahat libre. Kaya yung iba, inaabuso na. Yung pagpapa-hospital noon kasi libre. Lalo kung citizen ka kay ng bansang yun. Ami, ba't maayos ang bansa nila? Eh, nag-a-abide sa law eh. Eh, ba tayo magulo sa Pilipinas? Hindi tayo nag-a-abide sa law eh. Reklamador tayo eh. Sa totoo lang, para sa akin, demonic ang democracy eh. Kasi lahat tayo, may in-impose na yung leader, lahat tayo magre-reklamo. Ang gagaling natin, tatalino natin. Wala tayo na-accomplish. Kaya po mga monarchy, kay ang kanilang type of government na bansa, sumusunod sa hari, sumusunod sa gobyerno nila, then eh, syempre maayos ang bansa. Do you agree? Taas kami na nag-agree. Hello, what would life be without law? It will be chaotic if we don't follow any laws. God is a righteous judge and He will execute righteous judgment. Kaya kung sa Old Testament, nakikita mo ang Diyos na nagja-judge ng tao at ng mga bansa, okay, dapat lang kasi siya ay Diyos. Hindi po siya mamamatay tao, judge siya. Hello? Kaya po ang mga masasamang tao ay may kahihinatnan. Lalo kung hindi po siya nag-repent. Dahil ang Panginoon po natin ay just. Eh bakit ganun? Diba si Joshua was sent by God to annihilate, diba, the Canaanites. Ganyan po ang kanilang kaisipan eh. Sandali lang po, Joshua was sent by God to execute judgment to the Canaanites. Na 400 years na doing evil, naging pasensyoso na ang Panginoon dyan. They're doing evil for 400 years. Alam mo ba ginagawa sa mga bata? Sinasacrifice nila sa kanilang Diyos-Diyosa na si Molech. It's so tragic. I-research nyo po ang ginagawa ni Molech at pinapagawa ni Molech sa mga bata. Ayaw ng Panginoon yun. And so, ano ginagawa ng Panginoon? He executes judgment among nations and people. Kasi ang problema sa atin, nagko-complain tayo, bakit hindi, Lord, ba't hindi mo sinastop yung evil? At kapag sinastop niya yung evil, nagko-complain naman tayo. Eh umiiyak na yung
mga tao, Lord, ano itong evil na ito? Definitely, the Lord will execute judgment. Guys, Diyos ang Diyos. Huwag mo siyang questionin. But isa lang, mapapangako ko sa'yo, righteous judge siya. He is moral and He governs the universe and humanity by His moral laws. Hello? Hello? Eh, bakit pinatay niya ang mga Israelites? Sandali lang po. Sandali lang po ah. Pasaway po ang mga Israel. Kahit na nagpakita ang gilas na ang Diyos sa kanila at sa kanila na nagpakita ang Diyos ng ganun ay pasaway. Basahin niyo po ang Old Testament. Kung gano'ng kapasaway ang mga Israelites, yet, forgiving ang Diyos. And every time tumatawag sila, sa Panginoon, patatawarin sila. Tapos, magre-rebelde ulit. Pagtatawag sila, patatawarin. Tapos, magre-rebelde ulit. Hello? Alam mo, parang laging bad trip si Lord sa Old Testament. Tanong ko sa'yo, bad trip pa siya lagi? O heartbroken? Kasi ako, wala akong nakikita Diyos na galit eh. Ang nakikita kong Diyos sa Old Testament ay punong-puno ng pag-ibig. At grabe ang kanyang pag-ibig sa Israel at sa sangkatauhan. Come on. Hello? Yet, He is just and He punishes. Kaya kung gumawa ka ng kasalanan, ang punishment sa'yo ay impyerno. Kaya nga, nagkaroon na ng game plan, pinadala na si Kristo. Kasi hindi naman niya mabubura ang kanyang salita. Nagkasala ka, kailangan mo mamatay. Pero nangyari po, si Kristo po ang namatay para sa atin. So ang gagawin lang natin ay mag-repent. Kapatid, grabe ang grace ni Lord, mapagmahal siyang Diyos. Siya na nag-adjust, siya na unang tumakbo sa atin. Nagkakasala tayo, pambihira, doon namatay si Kristo. Hello? Ang bait nyo sa tao. Tapos ang lupit nyo kay Yahweh. Di ko kaya. Di ko kaya. Itong katuruan na to na Jesusness ay ginawa kaming loving. Oh, sa tao, okay. Pero hindi kayo loving sa Diyos. Na gumawa sa inyo na inattribute nyo siya na demonyo. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hello, number three. Yet, He is loving and compassionate, slow to anger and abounding in love. His ultimate expression is sending Jesus to die for us. And so, unang-una, okay, ating pong nilatag na God gives, He takes away, Diyos siya, pangalawa, just siya. Yet, number three, compassionate si Lord. Loving siya. Ang bagal niya magalit. Ito, patunayan ko sa inyo, ba't siya mabagal magalit? Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Buti na lang, di siya mabilis magalit. Kasi kung hindi, mahirap, matagal ka nang wala. Matagal na akong wala. He's abounding in love. Mag-swimming ka sa pag-ibig niya. His ultimate expression, yun, pinadala niya si Kristo. In Nehemiah 9:5-32, grabe, sinamaray si Nehemiah kasi na-build na nila yung yung wall eh. And so nagkaroon ng scene ng humble repentance after the wall was completed. And look at this, no? Look at this. Nehemiah summarized who God is. At yung kanyang love relationship no sa Israel na nagre-repent na sila nung panahon na ito. Look at this. Sabi rito, umpisahan natin in verse 5, sabi niya, "Blessed be your glorious name and may it be exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens and all their starry hosts. The earth and all that is on it, the seas, and all that is on it, okay, the seas and all that is in them, you give life to everything, and the multitudes of heaven worship you."
You are the Lord God who chose Abram and brought him out. Nga pala, Lord God, Yahweh po ito lahat. You are the Lord God who chose Abram and brought him out of the Ur of the Chaldeans and named him Abram. You found his heart faithful to you, and you made a covenant with him to give to his descendants the land of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, Girgashites, at kung ano-ano pang, pati hindi nagtatites, lahat ng may ites, okay. Joke lang po. You have kept your promise because you are righteous. Now, makikita natin dito, Canaanites, Hittites, o nga pala, o, judgment na rin sa kanila ito. Nag-execute na rin si Lord ng judgment dito po sa mga nabanggit ko. Hello? You saw the suffering of our ancestors in Egypt. You heard their cry at the Red Sea. You sent signs and wonders against Pharaoh. Pinatay ang Egypt. Judgment na rin yun sa Egypt. Hello? Against all his officials and all the people of his land, for you knew how arrogantly the Egyptians treated them. You made a name for yourself which remains to this day. You divided the sea before them. Harap-harapan. Harap-harapang mga milagro. Kaya kung pasaway ka pa, ewan ko na lang sa'yo. Ah, sabi mo, angry. Sandali lang. Hindi ko nakitang angry yun ah. You divided the sea before them so that they passed through it on dry ground. Tasa kami na gusto maranasan yan. Punta tayo Boracay. Lord, paranas mo sa amin yan. At hindi na mangyayari yan muli. But you hurled their pursuers into the depths like a stone into mighty waters. By day you led them with a pillar of cloud and by night with a pillar of fire to give them light on the way they were to take. You came down on Mount Sinai. You spoke to them from heaven. You gave them regulations and laws that are just right and are just, and decrees and commands that are good. You made known to them your holy Sabbath and gave them commands, decrees, and laws through your servants. Dapat lang. In their hunger, you gave them bread from heaven and their thirst, okay? You brought them water from the rock. Grabe provider si Lord. Ano sa kanakakitang umuulan ng mana? Ang umuulan ng pagkain? Wala namang grocery, wala namang that time Walmart o ano ba, Landers. Pero pambihira, araw-araw nag-grocery sila sa provision ng Diyos. Tapos sa kamay na nakikita po yun, nag-grocery ka sa provision ng Diyos araw-araw. Hanggang ngayon, wala namang pumaya, tatabangan natin. Diyos may puro tayo kain, okay. Pinakain lang ako nila Tito Sanders sa buffet. Puro kami kain. Ganyan si Lord. Tama po ba? You told them to go in and take possession of the land. You had sworn with uplifted hand to give them. But they, our ancestors, became arrogant and stiff-necked. And they did not obey your commands. They refused to listen and failed to remember the miracles you performed among them. They became stiff-necked and in the rebellion appointed a leader in order to return to their slavery. Balik na lang tayo sa nakaraan, ha? Are you sure? But you are a forgiving God. Nasaan ang evil dun? Hello? Nakakita ka ba ng malupit na Diyos? You are gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Therefore, you did not desert them, even when they cast for themselves an image of a calf and said, "This is your God." Gumawa pa ng Diyos Josan, who brought you up out of Egypt, or when they committed awful blasphemies. Because of your great compassion, you did not abandon them in the wilderness. By day, the pillar of cloud did not fail to guide them on their path, nor the pillar of fire by night to shine on the way they were to take. You gave your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. For 40 years, you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, nor did their feet become swollen. You gave them even kingdoms and nations, allotting to them even the remotest frontiers. They took over the country of Sihon, king of Heshbon, and the country of Og, king of Bashan. You made their children as numerous as the stars in the sky, and you brought them into the land that you told their parents to
enter and possess. Their children went in and took possession of the land. You subdued before them the Canaanites who live in the land. You gave the Canaanites into their hands along with their kings and the peoples of the land to deal with them as they please. They captured fortified cities and fertile land. They took possession of houses filled with all kinds of good things. Okay? Wells already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. They ate to the full and were well nourished. They reveled in your great goodness. But they were disobedient and rebelled against you. They turned their backs on your law. Si Nehemiah parang kausap ang Jesusness, no? Parang kausap tayo. They were disobedient and rebelled against you. They turned their backs on your law. They killed your prophets who had warned them in order to turn them back to you. Pagawi, puro warning na. May mga pastor, may mga prophets. Pinawarn tayo. So delivered them. So you delivered them into the hands of their enemies who oppressed them. But when they were oppressed, they cried out to you. And in your great compassion, you gave them deliverers who rescued them from the hands of the enemies. But as soon as they were at rest, they again did what was evil in your sight. Then you abandoned them to the hands of their enemies so that they ruled over them. And when they cried out to you again, you heard from heaven. And in your compassion, you delivered them from time after time. Amen. Basahin niyo po until verse 35 kasi mahaba. But kita po natin na wow. Compassionate ang ating Panginoon. At mahal tayo ng ating. At ngayon na nga, ang storya ay pinadala na si Kristo para sa atin. Even si Moses, dineclare niya, compassionate and gracious si Lord. Basahin ko lang, Exodus 34, 5 to 7. Then the Lord, Yahweh, came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord, Yahweh. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, Yahweh, Yahweh, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Hello? Even si Jonah. Ang sabi niya, sabi ko na nga ba. Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? This is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew you are a gracious and compassionate God. Slow to anger, abounding in love. Pag nagrepent, papatawarin mo. Sabi ng psalmist, Psalms 103, he made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Lahat na sila nagsasabi. Hindi ko alam kung ano pansasabihin mo. Anyway, hindi ka naman si Moses. Hindi kita pakikinggan. At wag mong, ang ginagawa kasi natin, empty your mind. Sige, imagine yun. Sino para sa'yo, sir? Sandali. Tao ka lang. Sino para sa akin si Lord? Huwag mong tanungin sa akin kung sino para sa akin si Lord. Because sa Genesis, nakalagay, in the beginning, God. Ibig sabihin, okay, ako ay hindi kung anong iniisip mo sa akin. Ako ay ako. At hayaan mong i-introduce ko ang sarili ko sa'yo nang mabura ang maling tingin mo sa akin. Hello? Amen. Taas ang kamay na excited. Taas ang kamay ng paglilingkuran ng ating Diyos na buhay. At sino niniwalang deserve niya ang ating papuri. Number 4, ano sagot po natin dito sa nag-a-arise na katuroan na ito? God has many names. We don't have many gods. Ang Diyos po namin ay madaming pangalan. What's in a name? Tinuro ko na po sa inyo yan. Importante po na maintindihan natin na ang names po in the Bible, especially in the Old Testament times, ay hindi simpleng titulo lang. Because the name of a person, place, or thing at the time is frequently the equivalent of the person, place, or thing. Now, mababax mo ba si Lord sa isang pangalan lang? Di kakayanin. Kaya, nakakamangha po, ang daming pangalan ni Lord.
Hindi siya mababak sa isang pangalan. At pag nalaman mo pangalan niya, doon mo siya makikilala. Ang haba po, ipipreach ko po sa inyo. Mga 10 oras po tayo. Ang dami po niyang pangalan na maiintindihan po natin kung sino siya. Ang isang pangalan niya can fully tell us who he is. Hello? Unang pangalan niya, Elohim. Unang-unang nilatag ng Bible. In the beginning, God, Elohim. God, the creator and the powerful one. So pinapakita ng Hebrew writer na si Lord ang nag-create. Hindi Big Bang Theory o kung anumang teorya, si Lord ang nag-create, hindi ng kanyang kamay. Salita lang, ha? Powerful. Kaya nga yung iba, sinasabi, Lord, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Kahit hindi na ako pumunta doon, sabihin mo lang, gagaling yung anak ko. O, gagaling ang servant ko. Sabihin mo lang. Amen? O, nagka-hint kayo. Lord, sabihin mo lang, magkakaasawa ko, sabihin mo. Sabihin mo na. Magkakaasawa ko, okay. Yahweh, the Lord. Makita tayong the Lord, Yahweh yun. Yahweh means I am. Ibig sabihin, personal name. And this is the holiest names. This is the holiest of all names. Actually, pinakamataas ito na pangalan na considered to be too holy na hindi nila mabanggit. Kaya nga kung a-attribute nyo pa as evil, ewan ko na lang sa'yo. Ito ang pinaka-holy na pangalan. Nagsusulat ng Biblia, hindi mabasa to. Hello? Adonai, Lord God. Ibig sabihin, siya ang hari. Siya ang master. Siya ang ating boss. Simple lang ganito. Pag nabasa niyo pong God, it means the mighty, powerful God, the creator. Pero pag may nakita na kayong Lord or Lord God, it means personal God na ang Diyos na gusto makipagrelasyon sa atin. Amen? And he is someone who wants to be known personally. Number 4 na pangalan niya is Abba, meaning Father, tatay natin. At hindi tayo orphan. At gusto niya, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay maging mga anak niya. Amen. Number 5, Jehovah Jireh. The Lord will provide. Sabihin ng Jireh, si Lord ang nagpo-provide, wala nang iba. At kung ang boss mo ang nagbibigay ng sweldo sa'yo, galing pa rin yun kay Lord. Mo sasabihin, bakit pinapasalamatin si Lord? Eh, pinaghirapan ko naman yun. Hindi po. Pag sinabi ni Lord, i-bless ka, i-bless ka. Pag sinabi ni Lord, hindi ka i-bless, nasa sa kanya rin po yun. At ang talent and skill mo ay galing po sa Panginoon. Jehovah Rapha, the God who heals. Wala na pong ibang makapagpagaling sa inyo, kundi ang ating Panginoon. Pray this name. Pray the names of God. Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Siya ang protection ko. Siya ang tagapagtanggol ko. Hinahabol na ako ng kalaban. Hahatiin niya yung dagat para sa akin. Lalo na kung ikaw ay anak niya. Hello, Jehovah Shalom, the Lord is peace. So lumalabas na sinasabi ng Biblia, there is peace that only God can give. Hello, hindi mo makikita. Grabe, ang tagal ko na sa Boracay, isang buwan na umitim-itim na ako, wala pa rin peace. No, si God lang ang makakapagbigay ng peace. At lahat ang natanggap si Jesus, amen, can experience the peace that the Holy Spirit gives. Elkanah. Tinan mo ha? Hindi talaga natin masasummarize si Lord. Ang dami! Elkanah, ano ibig sabihin niyan? Jealous. Uy, di ba negative yun? Jealous, seloso. No. Ito po ay holy jealousy. His jealousy is purely on his encompassing love for us. Because he is in pursuit of us. Gusto niya, Jel, ikaw sa kanya lang. Ayaw niya na may kahati siya sa buhay mo.
Kaya tignan mo, Lord, may kahati. Ayaw ng Panginoon niyang gusto niya. Siya lang ang love mo. Love the Lord your God with all your heart, mind, with all your soul. Ayaw niya nang may mga 99 kay Lord, 1%. Ayaw niya nun. Love me with your all. I am jealous, Elkanah. Hello? Kaya ako po, lagi ko, Lord, ano ba, may iba ba akong mahal? Ano ba? Una ako. At ako lang dapat. Eh Lord, paano yung pamilya ko? Mamahalin mo sila ng matindi kung mahal mo ako. At pag buo mo akong mahal, pambihira, magmamahal ka ng tao ng lavish. At ako, ang susi, pag-ibig mo sa akin, ang susi, na maging mabuti kang ama, maging mabuti kang ina, maging mabuti kang anak, maging mabuti kang asawa. Hindi dapat 50-50, akin yung 50 mo, tapos asawa mo yung 50 mo. Hindi. Dapat akin ka lang. Possessive, yes, ganyan kanya ka mahal. Binay mo, Diyos ang langit ang lupa, inaangkin ka. At yan ang susi. Kapag umapaw ko sa pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo iibigin ang tao. At ganito po ka-aggressive si Lord sa'yo to the point that He paid the price just to be with you in heaven. Yung katabi mo, ayaw ka makasama eh. Pero, hello, kapatid, pumikit ka. Sige, pumikit ka ngayon. Gusto ko ma-realize mo si Lord, gusto kang kasama sa langit. James, ang ganyan-ganyan ka lang. Gusto ka ni Lord kasama sa langit. Hello? Hindi, yung mga mayayaman lang gusto. Oh, hello, hindi. Gusto ka ni Lord kasama sa langit. Wala akong pera, gusto ka ni Lord kasama sa langit. Mahal ka ng Diyos. Elroy, the God who sees me. Creator si Lord. Ang huge ni Lord. Ang laki-laki ni Lord. Paano mo makakwantify si Lord? Sige nga. Sukatin mo lang lahat ng stars na nagawa niya, pambihira. Pero siya ang Diyos na nakikita ka. Kaya sabi ng Bible, who am I that you're mindful of me? Laki mo ang Diyos, ang liit ko. Pero may pakikakita mo ko. Kala mo hindi ka nakikita ni Lord? Kita ka ni Lord. Nga pala, makakapagtago ka ba kay Lord? Saan ako makakapagtago? Ay, baka dito. Kapagtago ako sa Diyos. Kapatid, di ka makakapagtago. Si Jonah nga hindi nakapagtago eh. Kaya ang dami rito kinakain ng balyena. Kasi kala niya makakapagtago siya sa Panginoon. Kita ka ni Lord. At hindi lang kita niya yung nakikita ng tao. Even yung hindi nakikita ng tao. Even nga yung hindi mo nakikita sa sarili mo eh. Na-e-x-ray ka nga niya eh. Kala mo kilala mo sarili mo? Hindi. Kaya may mga bagay ka nagagawa na pambira. Ba't nagawa ko to? Hindi ko pala kilala sarili ko. Kaya nga si Lord pinadala ang anak niya kasi kilala ka niya eh. Sabi ni Peter, Lord, promise specs man. Diba? Lord, di kita pagkakanulo. Sasama ako sa'yo hanggang kamatayan. Ah, ganun ba? Alam ni Lord eh. Pagkakanulo siya, 3 times. He sees. Hello? Hello? O kaya lahat siyang trinabaho na niya para makabalik ka sa kanya. And even yung mga hindi mo na nabibigay o nasasabi sa kanya na desires, alam ni Lord yung desire, pinaka-ikabuturan. Sabi ni Marian, di, ayaw ka na mag-asawa. Di, ayaw mag-asawa. In Jesus' name. In Jesus' name. Alam ni Lord na may desire ka. Desire ni Marian din mag-asawa. Love you. Hello. Kita ni Lord. 11. El Elyon. The Most High God. Ano yung sabi ng Most High? Most High means He is sovereign. He is in control. May mga bagay na hindi mo control, pero kontrolado niya. May mga bagay na nangyari sa'yo na, Lord, ba't nangyari? Then dahil siya ay Most High, pagkakatiwalaan mo siya na, Lord, kahit hindi ko naiintindihan, then dahil Diyos ka, then sige, magtitiwala ako sa'yo. Amen. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin plinano na nangyari.
But because kilala natin na ang Diyos natin ay, ang pangalan niya ay El Elyon, He's sovereign, He's the Most High God. Then Lord, I trust you. At doon tayo nako-confidence na sinasabi nating tao lang kami. Kasi sa aking pag-iisip, dapat ganito yung nangyari. Dapat ganito, dapat ganyan eh. Ito yung plano ko eh. Pero sabi ni Lord, yung ways ko, hindi mo ways. Yung utak ko, hindi mo utak. Yung plano mo, pwedeng hindi ko plano. So, dahil kilala natin na ating Diyos, sabi natin sa ating Diyos, Lord, sige na. Ikaw ang masusunod. Comfort mo na lang ako. Hindi ako magwawala. Hindi kita mumurahing, Lord, naglingkod ako sa iyo. Bakit mo ginawa sa akin to? Yung may nakakakilala kay El Elyon na sasabihin, Lord, I trust you. Sakit, pero I trust you. Palapakan natin ang Diyos. That's why in Proverbs 18:10, madami pang pangalan, sarap pag-aralan. Wala na tayong oras. 6:30 na, oh my, patay na naman ako. Tapusin ko na to. Proverbs 18:10. Tumatawa to. Time's up. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Pagkilala mo yung pangalan ng Diyos, strong tower siya, may pinagdadaanan ka, sisilong ka dun eh. At sabi mo, Lord, safe ako dito. Lord, may sakit ako, pero ikaw ang aking tagapagaling. Hello? Lord, ako confused ako, ba't nangyari sa akin to? Pero ikaw ay sovereign. Know His names. Hindi po tayo polytheistic. Ang dami natin Diyos. Hindi po tayo mga, ayoko na magbanggit. No, we only have one God. Tatlo po sila actually, pero yung Diyos Ama natin, isa lang. Hindi po El Elyon, tapos may isa pa, si Yahweh. Tapos may isa pa, kilala mo, nakita mo? Si El Shaddai, God the Almighty, hindi ko nabanggit dito. No, isa lang siya. Dami lang niyang pangalan. Now, how do we approach God? 1 minute. Number one, treat God with great respect. Matthew 6:9. This is how we pray. Our Father who is in heaven. Sige, Denya, piano ka na. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ibig sabihin, hallowed means set apart, sanctified. Hindi po ito katulad ng ibang pangalan. Hindi mo lang body si Lord. Hindi mo barkada lang si Lord. I'm a friend of God. Yes, isa sa mga pangalan niya. Pero hindi mo lang body si Lord. Ingat. Pag dumaan ang presidente natin, hindi yung, uy, buddy. Hindi po, ginagalang natin. Hindi pwedeng, what's up, pre? Galangin mo siya. Number two, do not use His names in vain. Exodus 27, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Gagamitin mong biro o expression. Tigil na po natin yun. Oh my, tigil na natin yun. Nga pala, wag lang natin bagitin na Jesus lang. Dagdagan natin our Lord Jesus. Yung mga teacher nga natin, hindi natin tinatawag sa pangalan lang, teacher. Pastor natin, hindi natin tinatawag sa pangalan lang, pastor. Si Jesus pa kaya? Tawagin natin siyang our Lord Jesus. Hello? Yung iba walang takot sa pangalan niya. Nakakatakot na tawagin pang magnanakaw ang pangalan ni Yahweh. Nakakapanghina. 3, fear Him. Fear. Matakot tayo. Kasi hindi lang siya loving. Just din siya. And He gives life and takes away. Huwag tayong mayabang. Sabi mo sa katabi, huwag kang mayabang. Sige, balikan mo. Ikaw rin. Tayo mayabang kay Lord. Do not define God as you wish. Rather, know Him as He defines Himself. Hindi kung paano mo gustong i-define si Lord. Hindi po. Kilalanin mo siya. At yung sinasabi niya, ito ako, then Lord, yun ka nga. Psalms 86:11. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name.
Amen. Amen. We can fully know Him, but we can truly know Him. Hindi natin siya makikilala fully. Laki niya! May isang bata. Ang ginagawa niya, okay, dun sa balde, okay, may balde, and kumukuha siya ng tubig doon sa balde. Nasa beach po siya eh. So, nagsisensory play siya. Sabi ng nanay niya, "What are you doing?" "I'm trying to put the ocean here in the pail." You cannot do that. Laki na ocean. Ganun din si Lord. Liit ka lang. O mo siyang, hindi, makukomprehend ko siya. Talino ko, hindi. Your mind is like a pail. God is like an ocean. Hindi mo maaarok kung sino siya. Pero makikilala mo siya ng tunay. Respect Him. Worship Him sana. Pag Sunday, oh, tara na. Sumbahin na natin si Yahweh. Ay, hindi, tamad ako eh. Dali lang. Kapahingahan na kay Lord. Gusto mo pahinga? Kapahingahan na kay Lord. Gumayak na tayo. Paganda ka. Hindi yung mag-a-attend ka ng concert ni Taylor Swift. May pa sequence ka pa. Ang ganda mo. Pag sa church, chinelas ka. Si Lord naman ang imimit ko eh. Ha? Matihid, matakot ka. Sana ikaw tumataka kay Lord na itong anak ko faithful sa akin to. Itong anak ko, minahal ako nito. Yung anak ko, hindi ako pinagpalit nito. Yung anak ko na to, inuna ako. Itong anak ko na to, dinala yung pamilya niya na sinabing, ako, tayong lahat, para tayo kay Lord. Tatata kay Lord yun. At sa faithful si Lord. At lahat ng ginawa mo sa kanya, di niya makakalimutan. Namatay ka ng lahat, yung kaapu-apuha mo, maaalala ni Lord, pinaglingkuran ako ng nanay mo. Pinaglingkuran ako ng tatay mo. Ilan sa atin yung, ang bilis nila pagkakanta sa labas. Galing nila, sabi nga ng tatay ko dati, galing ko sa production sa labas, sabi niya, ganda ng production sa labas. Kailan mo gagawin yun sa church? Deserve ni Lord yung talent mo. Pagmamay-ari niya lahat dyan. Kamagmalaki, punta ka sa church, lahat kang apoy, sabi ni Lord, deserve ko apoy mo. Bigay mo lahat kay Lord, kapatid. Bigay mo yung buong buhay mo kay Lord. Number 4, love and obey Him in His laws. Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this. Mahalin mo ang Diyos. At hindi lang si Lord, pati ang kanyang salita. Look at Psalms 119. Oh, how I love your law. Dapat hindi tayo rebelde sa commandments ni Lord. Nasasabihin pa natin, may grace na. Tingin mabuti sa akin. Dapat love natin yung law ni Lord. Oh, how I love your law and I meditate on it all day long. Your commands are always with me and they make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers for I meditate on your statutes. Matin nga kami ng comedy show, Christian comedy show. May isang biro doon na totoo, sabi niya. Ang mga Christians daw ang pinakamatalino sa balat ng lupa. Eh, 2 to 3 times a day nakikinig eh. Magaling makinig. Nagtitake notes pa every Sunday. May live group pa yan. Aatin pa na SOD yan. Talino. Why? The commands of God makes us wiser. Pinakikinggan. Nagtitake notes. Tapos ina-apply sa ating mga buhay. Psalms 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Or stand in the way that sinners take. Or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord? Pag sinabi mo delight, parang ice cream. Ewan ko anong favorite na pagkain nyo. Yung, I delight eating ice cream.
Sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on it day and night, that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in sin. Love the law. Lord, kailangan maintindihan ko yung law kasi yun ang magpapatuwid ng buhay ko. Yun ang mag-aayos sa buhay ko. Ang ganda-ganda niya. Wala kang maling batas. Lahat ay para sa ikabubuti ng buhay ko, ng aking pamilya, ng mundo. Hello? Hello? Kaya may mga coaches kayo, simpleng rules. Coach, ano na nga ba mga rule natin dito sa life group? Para matandaan ko. Kasi I love rules. Hello? You're a member of ministry here? Pass! Ano na nga ba yung rules natin dito? Masunod ko nga. Sintagal ko na hindi sinusunod eh. But more importantly, ano bang rules ni Lord sa Bible? Basahin ko, meditate ko. At ang ginawa ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu Santo will make us love the law, make us obey it. At kung mag-fall man tayo, we will not fall out of the grace na sasabihin natin, may grace naman, okay lang magkasala. The grace of God will not make us continue to sin, but it will make us be victorious to sin. Hello? At kung isang araw, magkakamali ka, salamat sa grace ni Lord. Na hindi ko license para gumawa ko ng kasalanan, yung grace ni Lord, na patatawarin ako. Amen. At dahil doon, hindi na ako babalik sa kasalanan na yun. Bakit? Pinatawad ako. Amen. Katayo po tayong lahat. Thank you, G. Kantahin natin tong kanta na to. Sambahin natin ang Diyos. Please, close your eyes. Please, close your eyes. Thank you, Lord. All your hearts. Open your mouths.
kay Yahweh. The Bible is the final authority. Bigay mo lahat ng tiwala mo sa Panginoon. Buong tiwala mo sa Biblia. In the last days, dami mag-a-arise na false teachers. Lilutuhin ka. Dudumihan ang iyong isip. Stick to the Bible. Huwag mo hayaan may doubt ka sa Panginoon. Kay God the Father. Kay Jesus. Even kay Holy Spirit. The Bible is our final authority. And pwede ba ngayon mag-commit ka, Lord? Gusto ko maging malalim sa Biblia. Because I don't want to be shaken in the last days. And not just to know the Bible, but to apply the Bible in my life. Help me, God, to be a man and a woman who loves the Bible, who loves your law. Tulungan mo ma-discover kita by personally opening my heart to your word. Lord, tawarin mo kami. Minsan nabastos ka namin. Kung minsang nagamit namin ang pangalan mo in vain, patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga salita kami na direktang iniinsult, na insulto ka namin o na misuse namin ang pangalan mo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, tawarin mo po kami. Lord, I pray that ngayong araw na ito, Panginoon, mag-arise ang mga Josiahs ng generation na ito, Panginoon, who will love the Word and will choose to live in it. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Ngayong araw na ito, tulungan mo po kami, Panginoon, to be a man and a woman. Of God, help us to love you with all our hearts, with all our souls, with all our minds, our strengths. Help us to love you with our all and to love your Son and the Holy Spirit. Total package. Pambihira, Lord God. Sino pa kami para mahalin nyo ng ganito? Salamat, Lord. At minahal mo kami. And because of that, ang aming maibabalik sa iyo ay ang aming commitment, ang aming loyalty, ang aming paggalang, aming worship, aming service, ang aming commitment. Kami, ako, at ang aking pamilya, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo. Let's sing this song. Come on, worship the Lord. Come on, raise your voices. Dakila ka, dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka. Raise your voices. Oh,
the song. Dakila ka at ay aawitan ka, katakila ka. Come on. O Diyos, dakila ka. Balik sa Biblia, balik sa Old Testament. Kung wala kang Bible, purchase a Bible. Kung hindi kaya mag-purchase, I have Bibles. Go to me. I can give you Bibles. Get a pen, a highlighter, a notebook. Know about our God. Finish the Old Testament. Huwag lagtawan. Meron na ngayon, no, ginawa ang Panginoon na maiintindihan natin ang kanyang salita. Then go to New Testament. What He has done, at si Jesus mismo ay bumaba para mas makilala natin ang Diyos Ama. Wow, come on. Go back to the Word. Punta sa church, bring a notebook, bring a Bible, take notes. Hindi mo matatandaan. Wala kayo matatandaan na salita kapag hindi niyo isusulat. You must be a note taker. Take notes. Be a student of the Word. Be a lover of the Word. Love the law of God. Yan ang magtatama sa'yo. Yan ang mag-aayos sa buhay mo. Yan ang papagaling sa'yo. Yan ang magbibigay buhay sa'yo. Kapayapaan sa'yo. Balik sa salita ng Panginoon. This is not a religion. This is a relationship. God wants to have a relationship with you. You know, I recommend if you can stop scrolling, it's getting toxic. Nasa social media, dami na mga bulaang propeta at mga pastor. Please, do not just scan the Bible. Read a Bible, magugulat ka. Grabe na intindihan ko sa tulong ng ating banal na Espiritu Santo. Lord, salamat. Mag-raise ka ng disciples. Raise ka ng disciples. Excited every Sunday. Mag-raise ka ng disciples sa uunahin ang iyong salita bago magkape o habang nagkakape. Bago mag-cellphone, inuuna ka. Pamantaya na yung iyong salita. Ang sandala na yung iyong salita. Ang silong niya ay ang iyong salita. Raise disciples, Lord God, in the last days. Not lovers of self, but lovers of God. Not lovers of money. Though you will bless them with money, but they will be not be lovers of money, but they will be lovers of the kingdom. They will not be unemployed in the kingdom. They will be employed in the kingdom. They will continue to share the gospel. Kung saan mo man sila dalhin, they will use their talents and skills. Dito man sa church, sa life group, saan man sila ay maglilingkod sa'yo. Deserve mo to, Lord. Deserve mo to, Panginoon. Lord, protect our next generation by raising us, Lord God. Protect the next generation at hindi sila masisway ng kung anumang katuruan na uusbong, but we will disciple them and they will be a deep followers of Christ. Lord, salamat po. Mahal ka namin. Karabashikarabarabarabashikarabashikarabahate. Orabashikarabarabarabashikarabahate. Come on, worship. Worship the Lord. Arabashikarabarabahate. Oh, we love you, Yahweh. Oh, we love you, Lord. Oh,
church, nor read the Bible, nor serve the Lord based on your feelings, but based on your commitment to Yahweh. So ang araw, di ka masayahin, no? You don't feel like serving, you don't feel like reading, you don't feel like going to church, but I will go anyway. Di ako dictated ng feelings ko. Mahal kita, Panginoon. Rain or shine. Happy, sad. I'm gonna serve you, Lord.